Hello mga ka-idol! Good morning! It's Sunday today! Ayan, kung nagtataka kayo bakit ako nakabihis at naka-jacket na naman ngayon, overtime po yan. Ayan. Naisipan ko kasi mag-overtime ngayon dahil sayang ang ating kikitain na yan. Day off po kasi namin ang Saturday, Sunday, at saka Monday. Kaya naisipan ko mag-overtime today. Ayan, it's Sunday morning, alas 6 po ng umaga. 6:15, may 15 minutes pa po tayo mag-uusap. Ayan, tumatalsik pa yata yung ano ko. Ayan, habang nagkakape po tayo ngayon ulit, ayan, kape po tayo. Sa mga nag-aalmusal dyan, sasaluhan ko na po kayo. At tayo ay magkwentuhan mga ka-idol. Ayan. Marami po na naman po nag-message sa akin. Dahil ang mga kwento natin ay tungkol sa ating mga kapamilya. Ito naman ay respect po ito ng mga ina. Ayan. Sabi nila, yung mga nakarang araw, tampo natin sa ating mga ina. Ayan. Yung mga kaibigan ko po, mga ka-idol, nag-message na naman. Lima na naman po ang ating pag-uusapan. Mga kwento ng ating mga nakakasalamuha sa araw-araw. Ayan. Na pwede nating kapulutan ng aral, mga ka-idol. Ayan. Ito po ay kwentang ina mo. Ayan. Ito po yung mga resbak ng mga ina sa ating mga anak. Ayan. Sabi nila sa akin, bakit yung mga anak na lang ang pinag-uusapan nyo tungkol sa aming mga ina? Ayan. Bakit, idol? Hindi mo naman niresbakin. Resbakan. Ano ba itong pinagsasabi ko na naman? Pwede itong maging respect ng ating mga ina. Ayan. Mga kwentong ina mo sa mga tampo nila sa mga anak. Ayan. Puro tampo na naman ang ating pinag-uusapan. Ayan. Mga ka-idol, ano-ano po ba ang inyong mga kwento tungkol sa inyong mga anak? Alam ko maraming masasayang moments, marami ding mga tampuhan. Ayan. Pero lahat ng pong yan ay bahagi lang po yan ng ating buhay. Ayan. Unahin na po natin at huwag nating patagalin. Itago na lang natin sa pangalang Pia ng Japan. Ayan, yung kaibigan ko na yan. Ang tagal na po nila yan dyan sa Japan. Ayan. I hope mabisita ko po kayo balang araw. Ayan. Ang sabi niya, si Mami Pia po ay isang office assistant sa Japan. Ayan. Sabi niya, nung pinahiram ko, ano ba yan? Nung pinahiram ng anak ko ang laptop sa kaklase niya ng isang buwan. Ayan. At wala na akong magamit hanggang sa nalaman kong ibinenta na pala niya. Ayan. Itong si Mami Pia, nakakatawa po siya. Ano? Sinabi ng anak niya kasi na pinahiram lang ang laptop. So, umasa siya ng isang buwan. Hanggang sa pumunta po yung si Mami Pia sa school ng anak niya. Doon po niya nakita yung kaklase. Ayan. Sabi niya, iho, baka gusto mo namang ibalik ang aking laptop. Dahil wala na po akong nagagamit. Iyon ang sabi niya sa kaklase ng kanyang anak. Ang sabi ng kaklase ng anak niya ay, tita, ibinenta na po yun ng anak nyo. Hindi po niya sinabi sa inyo. Naano na ako. Doon po nalaman ni Mami Pia na ibinenta niya ang laptop sa murang halaga. Ayan. Sa anak po ni, ano, ni Mami Pia, ayan, sana hindi ka na nagsinungaling sa iyong ina. Sana sinabi mo na ibinenta mo para hindi na siya umasa. Ayan. Speaking of umasa, mahirap po yung mga taong nagpapaasa. Ayan, may hugot. Kayo po ba, napaasa na po ba ng iba? O, raise your right hand kung sino ang napaasa. Ayan, pag-uusapan natin yan sa mga susunod na araw, okay? Paasa moments. Ayan. Sunod po nating mga ka-idol ay itago natin sa pangalang Norma ng Alcubar. Ayan, kaibigan ko po si Norma. Isa po siyang nurse. Ayan, puro nurse ang ating mga kaibigan ka-idol sa Middle East. Ayan, mag-ingat-ingat po tayo dyan. Nung mag-asawa ang anak ko sa murang edad, ayan,
siya lang ang aking inaasahan. Ayan, si Mami Norma po kasi ay single mom. Itinaguyod ang pag-aaral ng kanyang anak sa Pilipinas upang makatapos. Ayan, single mom po si ang kaibigan nating si Madam Norma. Nag-asawa po ang kanyang anak sa murang edad. I think 16. Nabuntis po yung anak niya. Ayan. Mami Norma, naalala ko itong kwento mo to sa akin at ikaw ay nag-iiyak sa akin noon. Ayan. Pero sa kabila po ng mga nangyari ay naging, natapos na din po yung, ayan, nahalo-halo ko yung kape ko. Nakatapos pa rin ng pag-aaral si, bakit ko babanggit yung pangalan ng anak niya, yung anak ni Madam Norma, ayan. Nung mga anak po ang kanyang anak, at nakita niya ang apo, doon po niya napatawad ang kanyang anak, kahit nag-asawa po ng maaga, ayan. Sa mga anak po dyan na kayo lang po ang iaasahan ng magulang niyo na makatapos, makatulong sa kanila, at makatulong sa kanila para makapagpahinga naman, sana mga anak, mag-aral ho kayo mabuti dahil yan po ang magiging susi nyo sa inyong magandang kinabukasan. Ayan. Sa lahat po ng mga nanonood at mga ina at anak, magtulungan po tayo. Ayan. Magtulungan po kayo sa inyong pamilya upang maging successful ang inyong mga plano. Ayan. Paulit-ulit at ang aking sinasabi. Ayan. Parang hindi pa ho ako masyado nagigising. Ayan. Maaga ho tayo nagising ngayon. 5:45 ako nagising at maagang papasok. Ayan. Pangatlong ating pag-uusapan ay si Aling Mercy ng Zambales. Ayan, kaibigan ko, si Aling Mercy ng Zambales. Nung mag-asawa ang anak ko ng maaga, ay pareho, gaya-gaya ka ate. Itong si Manny Mercy ay kaibigan ko po sa Las Piñas at nakapag-asawa at napunta sa Zambales. Ayan, hello Mars. Ang pinsan ko ang naasawa. Ay, so, kung yung anak mo at ang pinsan mo ang napangasawa, ay, parang anong kwento to? Masela ng ating pag-uusapan. Yun lang naman yung nabanggit niya. Ano? Pwede bang asawahin yung pinsan? Di ba sabi nila hindi? Pero ano natin, anong magagawa natin kung yun ang itinadhana ng Panginoon sa inyong anak? Ayan. Alam ko na tinanggap mo na ang pagkakataong ito, Aling Mercy, Madam Mercy. Pero sa una, mahirap talagang tanggapin na ang asawa ay naasawa niya ang inyong pinsan. Ayan. Mami, baka sila po talaga ang totoong forever. Ayan. Alam ko na tatlo na po ang apo mo sa kanila. Apo mo. At alam ko na napatawad mo na ang iyong anak. Ayan, love, love, love lang po ang ating kailangan para sa ating mga anak na nagkasala. Ayan. Apat po nating pag-uusapan ay si Mami Mer, ano Mami Mercy? Mami Zenny ng Jeddah. Ayan, matagal po tayong kaibigan na to. Nagtampo ako sa anak ko dahil hindi niya sinabi na may kinakasama na ang kanyang ama sa Pilipinas. Ayan. Ayan, naikwento nga ni Mami Zenny sa akin ito nung nasa Jeddah pa ako. Nagtatampo siya sa anak niya. Actually, nag-iisa lang din yung anak. So, siguro si anak ay natatakot pong sabihin sa inyo, Mami Zenny. Ayan, gaya nga ng sinabi mo, late mo na nalaman na may kinakasama yung asawa mo sa Pilipinas. Pero ang masakit po, mga nanay, lagi pong nagpapadala si Mami Zenny sa kanyang pamilya at late na po niya nalaman itong balitang ito. Ayan. Ang nalaman niya actually sa ano, sa nanay niya din, nanay ni Zenny. Nung una, sinasabi ng nanay niya na may kinakasama na yung asawa. Pero hindi po siya naniniwala. Kasi yung mother ni Zenny at yung asawa ay hindi po magkasundo. Ang iniisip niya po ay sinisiraan lamang ito. Ayan. Sa mga anak po ay wag ho tayo magbulag-bulagan sa mga nagagawa ng ating mga mahal sa buhay kung mali po ito. Ayan. Kausapin po natin ang taong ito para matauhan. Ayan. Sa anak po ni Mami Zenny, alam ko natakot ka nung mga panahon na yon. Pero sana, kahit text lang sa inyong ina, babala para malaman ang katotohanan. Ayan. Sa ngayon po mga ka-idol ay
naka-move on na si Mami Sene at may bago ng pamilya. Ayan, yan naman po talaga ang mahalaga. Magkaroon tayo ng kasiyahan sa ating buhay. Ayan, pagpapatawad sa huli ang ating kailangang ibigay. Pero pag hindi pa ho kaya, huwag nating pilitin. Ayan, hayaan natin ang pagkakataon ang magbigay sa atin ng pagpapatawad at peace of mind. Ipagdasal ang mga taong ito, ika nga. Ayan. Sana may natutunan kayo sa kwentong iyon, mga ka-idol. Ayan, lang lima nating pag-uusapan ay itago natin sa pangalang Lourdes. Ayan, naririnig mo ba ako? Parang hina. Mamaya may mag-message sa akin. Ang hina ng boses mo. Ayan, ayan, haluin po natin ang ating kape. Itago natin sa pangalang Lourdes, mga ka-idol. Ayan, kaibigan ko po ito sa Damam. Ayan, Mami Lourdes, kamusta po ang Damam? Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan. Ayan, nagtampo ako noon sa anak ko dahil hindi niya sinabing nagsara na ang aming sari-sari store. Ayan, hindi daw kasi nagbabayad ang mga umuutang. Ayan, nakakalungkot ho pakinggan ito. Ano, kung may, sa mga nanonood dyan, Diyos ko po, ang sari-sari store ho ay ipinundar po yan ng Dugut Pawis yan sa mga customer po at mga kapitbahay ng aming Mami Lourdes dyan sa Damam. Actually, sa Pilipinas po sila, sa Pilipinas, sa probinsya po sila nagtayo ng grocery store. Ay, sorry, sir, kung ano nang pinagsasabi ko. Sa mga nakakautang ho, huwag niyong hong kalimutan ang inyong mga inutang sa tindahan, dahil ang tindahan ho, hindi naman ho yung malaking kumpanya. Diyan din po sila kumukuha ng pang-araw-araw nilang panggastos. Ayan. Dahil sa anak ni Mami Lourdes, dahil mabait ho siya, nagpapautang sa mga, dahil pandemic ngayon, nagpapautang po sa mga kapitbahay, sa mga namimili sa kanila. Dahil sa dami po nang nagkakautang sa kanila, wala na hong nagbabayad. Kaya napilitan po silang isara sa ngayon. Ayan. Yun po ang kwento ni Mami Lourdes. Ayan, sa mga nagkakautang ng mga kapitbahay, kung nanonood ka, maaari lang po na inyong bayaran ang inyong mga utang kahit magkano po yan ay malaking tulong po sa mga may-ari ng tindahan. Ayan. Diyos ko, may ano din ako nito, yung mabait naming kapitbahay sa Bacoor, nangungutang din kami noon. Diyos ko, parang bayad utang ng mga panahon na yun ng mga pinsan ko. Ang hirap kasi ng buhay. Pero syempre, pagkasweldo, yung mga pangako nyo po na bayaran po natin ito. Dahil ang mga may-ari ho ng mga sari-sari store ay nagpupursige po na palakihin at paangatin ang kanilang mga paninda. Ayan. Sa lahat po ng ating mga kwento ngayon, ito po ay kwento ng ating mga taong nakakasalamuha. Ayan. Sa lahat po ng aming mga ka-idol dyan na pumasok, mga bagong pasok sa aming tahanan, maraming sa inyong pagsuporta, kapit lang, at lahat po ng inyong mga payong naririnig ay sana makatulong sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ayan, magkita-kita po tayo ulit, mga ka-idol, bukas, at tayo ay papasok na. Ayan, time check ay 6:20. May 5 minutes or 10 minutes pa po ako maghahanda ng aking baon. Ayan, mag-ingat-ingat po tayo. Sa mga hindi pa po exposed at involved sa aming YouTube channel, maaari nyo po pindutin ang red button na subscribe button dyan sa inyong mga screen. Huwag mag-atubili. Ayan. Huwag papahuli para masundan nyo po ang mga huling ganap ng Yabori Team. Ayan. Magkita-kita po tayo ulit. Palagi na lang ako napapaalam. Ayan. Mag-ingat-ingat po tayo. Ay, maulan po sa labas. Maulan. At mag-ingat-ingat. Ayan. Magkakapin ako.